Hello guys! Welcome back to my channel! So ngayon guys, kanina galing kami sa grocery kasi merong lulutuin yung aking mister, yung kanyang specialty na soup pag ganito mga winter, siya nagluluto nun. So ngayon, bumili nga kami ng mga ingredients at magluluto siya ngayon. At ipapakita namin sa inyo guys kung ano yung kanyang lulutuin. Madali lang yun, pwedeng-pwede nyo siyang gayahin. So ngayon, bababa na ako para puntahan siya at alam po nagre-ready na yun dun sa kusina. So ito lang! Tingnan natin si Mr. kung ano yung kanyang mga nire-ready, mga ingredients sa kanyang lulutuin ngayon. And guys, ito, lulutuin natin ngayon yung soup mula dito sa longganisa. Masarap ito sa mga ganitong winter months, kasama ng garlic bread. So, ang ating mga rekado, ito ang kalahating kilo na pork longganisa. Oh, ito yung patatas. At least 6, mayroon ako tatlong malalaki. O 4, pero mayroon ako tatlong malalaki. Iswala normal sibuyas and bawang. Tapos ito yung kale leaves. Di ko alam kung available to sa atin all year through, pero dito kasi sa available Pilipinas, lang ito. Yeah, no. Di ko alam kung anong alternative nito, pero siguro pwede nang i-google to. Iba kasi ito parang medyo malutong to eh. Meron yung tayo. Klase niya guys, ayan. Ang itsura ng kale. Ito naman. Meron tayong chicken broth. 1 liter. Tapos, meron tayong thick and cream. Ito naman, parmesan cheese. Mamaya ito, pagkaluto, pag-serve, ito yung inilalagay sa ibabaw. So, very simple ingredients. Gagawin natin yung soup. At umpisa na natin. Hiwain natin yung patatas ng cubes. Siguro ganito, halos ganito kalaki. Dalawa lang ang nilagay kong patatas dahil sobrang laki pala niya. Dahil kalahating kilo lang yung ano natin, yung ganisa. Kaya nilagay ko na lang ay dalawang malalaki. So yun guys, yung kale hihiwain na niya. Ganito. So ito yung bunch ng kale. So ito yung matigas na party niya. Hindi natin isinasama yan. Kaya bali ang paghiwa niyan is parang ganito lang. Oh. Iwanan mo itong parting matigas. So hindi mo na kailangan to. Tapos ito, iaano lang natin ng parang yan. Bite size lang siya. Ganyan lang halos. Ito, malutong to. Yung crunchy siya kahit na naluto na siya. Tapos guys, ito yung kanyang potato. Ganyan, dice lang. Nalakihan ko ng konti. Yung cube o dice. Nalakihan ko ng konti. So, yan. Hiwain niya na yung kanyang mga kale. Ito masyado yata marami. So, tatansyahin lang natin mamaya kung gano'ng karaming gagamitin natin. Kasi pag damili ka rito, ganito na karaming bunch. Hindi ka naman pwedeng mamimili o ano. I don't know kung pwedeng reserve i-ano to. I-freeze. Anyway, hindi naman kailangan sa everyday na pagluluto. Kaya, siguro, yung iba tapon na lang. Yan guys, yung aming dinner ngayon. Yung soup at saka garlic bread. Tapos, balak mo ba mag-barbecue? Yeah, okay na. Yeah, magbabarbecue din siya dahil may ginawa siyang Pinoy barbecue. So, yun ang aming mag-dinner. At, ito yung kanyang skinless yung inano namin kasi tatanggalin din naman to eh. So yeah, si isang i-unwrap at igigisa. Yung una nung ginamit niya, ano ba yung unwrap mo? Longganisa? Oo, longganisa. Actually, ang original na recipe nito is yung parang Spanish o Italian chorizo or something like that. Yun ang una ko nakita sa internet noon. So, hindi ko gusto kasi yung lasa ng Italian o Spanish chorizo. Kaya, ginamit ko yung locally longganisa and it turned out na masarap naman pala siya. So, I mean like, patok sa panlasa ko Filipino. Sarap yan guys, madali lang siyang gawin at lutuin. Pag-prepare lang ang medyo matagal. Hindi naman masyadong talagang ito. Kaling matagal na matagal. Dali lang to. Parang simpleng ano lang ito, pagigisa. Yan ang kanyang specialty pagka-winter. Nire-request ko sa kanya lagi yan dahil masarap na siya. So, yan.
hintayin ko rin ito lang yan. Ang lulutuin. At titignan ko muna yung aking garlic bread na i-re-ready. Pero hindi ko pa naman siya i-detipros dahil mamaya pa naman siya gagawin. And dito yung aking garlic bread. Yan yung aking ilalabas mamaya. Nakasabay nung soup. Pero mamaya na. Ganun muna siya. Mamaya ko na siya ilalabas. Oops, may maigit. Sobrang lamig na yun dito sa amin. Napaka windy. Ito pa yung ma-windy eh. Tapos yung lamig niya, kakaiba. Na para kang may laging bit-bit na yelo. So, ngayon, ni-request ko kay Lovesky na magluto siya ng kanyang specialty na soup. Kaya mamaya makikita nyo kung paano yung tsura mo sinasabi ko sa inyo. So, ito guys, umpisa na niya yung kanyang pagluluto. Okay, so iluluto ko muna sa mantika ito. Tapos, igigisa sa bawang at sibuyas. Habang ginigisa siya, dinudurog siya. Dinudurog para maging maliliit. Pwede na sa katulad siya, pwede siya sa soup. Also yung soup, texture na pang soup. Ayan. So, ayan guys. Igisa niya muna yun. Lulutuin niya muna yung skinless. Ito, dinurog-durog natin siya. Linis siya. Luto muna natin. Tapos, tatanggalin ko siya sa init. Gigisa natin siya sa bawang at sibuyas. Tapos, susulugan natin yung potato. Ito na, yung sibuyas. Muna natin para hindi pumapait yung bawang. Pero ako, mas gusto ko yung traditional na luto na ano eh. Nauna yung bawang pag sa ibang lutuin. Ayan, umusok. Gusto mo namin sandali ectos. Ang ingay kasi, kaya hindi namin madiretso na buksan ko. Maingay, ay kaso umusok. Ang ganisa. Tapos bawang. Gawin na yung sibuyas niya kaysa sa bawang. Ganun kami maghintay kasi yung bawang madaling maluto. Yung mapait. Pag nasunog siya, mapait na. Kaya kailangan lagi mo unahin ilagay yung onion. Ayan. Atensya na guys. Maingay talaga yung exhaust. Babalik ko na itong nilutong longganisa. Ang bango! Ang bango na. So, una guys, onion, garlic, tapos yung longganisa, binalik niya. Tapos ngayon, lalagyan ko na siya ng chicken stock. Chicken stock na yung ilalagay. Magkasunod na yun. Kasi yung ano naman, skinless, na iluto na niya kanina. Tsaka maluluto pa ito, matagal pa ito eh. Luluto natin siya dito sa kasama ng patatas. Kaya hindi mo so ito, pakita mo na-cover na natin siya. Na-cover na yung ano, lalagay na natin to patatas. Yan. So, sinalina na natin siya ng chicken broth. Ganyan yung mako-cover yung buong level ng patatas. Tapos hintayin natin siyang kumulo. Papakuloyin natin siya hanggang malambot na malambot na yung patatas. Habang hintayin natin kumulo guys, yung ating niluluto, lugasan ko muna itong mga pinaggamitan kanina. Kasi palalambutin pa ng husto yung patatas. Kaya ayan, bawasan ko muna itong aking laman ng aking lababo para mamaya masyadong maraming hinugasan. At si Mr. habang naghihintay din, nagdidilig siya ng halaman. Papakita ko sa inyo. Teka, nasa iyong kamay ko eh. Ayan si Mr. Nagdidilig muna siya. Yung ating cook. Dinidigan. Okay, dinner pa. Ayan guys, kasi naawa daw siya sa mga halaman, di nadidiligan. Sabi ko malamig naman, kaya lang daw tuyo yung lupa. Ang lamig eh. Malamig na eh. Ang lakas ang yan oh. Ang hangin. Ano na kasi eh. 5:15 na ng hapon. So, kaya lalong malamig. So, mag-iiwan naman ako ngayon ng prutas na
babaunin niya. Nabili kami ng pau-pau. Kalahati lang. Ayan siya. $5.61. Ito, ganito na papayang hinog. Ganito kamahal. So, kasi si hubby, kailangan meron siyang putas dahil panghimagas niya. Maliban sa candy na chocolate. Yan. Ito, isang pandagdag sa kanyang kainin. Putas. Hindi naman siya lagi talaga nagpuputas ng gusto. Dahil mapili yan sa putas. Kung wala yung gusto niya. Yun lang yung binibili namin. Tsaka minsan wala siyang time kumain ng mga putas pagka sobrang busy nila sa trabaho. Ayan guys, kulong-kulong na yung ano niluluto ni Mr. Kaya, yan, lalagay ko na yung kale. Yung kale, hilog daw na rin niya. So, pag malambot na yung patatas, pwede mo nang ihug yung kale. Mga 5 minutes lang siguro, 5 to 7 minutes itong kale. Ito na. Ang dami, oh. Sobrang pa sa ano. Edi hatiin mo na lang. So, mga 3 to 5 minutes lang yan. Kung yung masyadong i-overcook. So, ito na yung thickened cream. I-add na natin. Mga 3 quarters of a cup. Yan. Palalaputin natin siya. Isang kulo. Tapos, pwede na siyang ahunin. Ayan, pakuloyin lang natin ng konti. Okay na yan. So, ito na guys. Luto na yung ating soup. Ganito ang kanyang itsura na may cream. Tapos, yung kanyang kale. Yan, ganyan pa siya. Hindi mo siya dapat i-overcook para medyo crunchy itong kale na to. At saka kung ano, gusto niyo mas creamy, dagdagan niyo ng cream. Pero para sa amin, tama na yan sa isa soup. Yung sarap niyan guys, lalo na sa garlic bread. Man guys, nire-ready ni Mr. yung aming barbecuehan. Nililinis na niya doon dahil magbabarbecue pa kami. Ayan. Barbecuehan naman ng kanyang nililinis. Ang dami kong trabaho sa bahay na to. Pag-dinero. Ayan. Ayan, kailangan linisin yung mga grill bago ilagay. Ayan ito. Kaya ang original na grill nito is ganito. Kaya lang, masyadong makapal sa akin yung ganito. Ang pangit, ang hirap pag-iawan. So ito, nakakita ako ng isang itinapon na oven. Kinuha ko ito. Kinuha niya. Ayan, shoot na shoot. Oh. Diba? Ang ganda. Stainless pa. Ito mga ano na ito, yung bakas ng barbecue dati. Ayan, yung gano'ng marami eh. Yan. Kaya nililinis na niya. So, ito na yung aming barbecue na ituhog na lahat ni Mr. Ayan na guys. Nag-uumpisa na si Hubby mag-barbecue. Bango niya, no? Tignan niya naman. O, diba? $2, isang ito, nilagay ko na sa air fryer yung ating garlic bread dahil maluluto na rin yung barbecue, so kakain na kami maya-maya. Yan, tapos na yung ating garlic bread. So, ayan na siya. Mainit na mainit pa yan. Sarap kasabay ng soup. So guys, ito na yung nilutong barbecue. Tingnan niyo. Ito yung sinasabi ko kanina, kaya namin nilalagyan ng foil nga pala. Ang isang bagay na nalimutan kong sabihin sa inyo. Is nire-retain niya yung moisture ng ano, yung freshness at yung juice ng karne. Look, parang may mantika siya but then hindi siya mantika, hindi yung pinaka-juice niya. Habang naka-foil siya, lumalabas yung juice. So, nire-retain at fresh na fresh siya. See? Yeah. Nice. So, yun guys, tapos na kami kumain ni Mr. At ngayon nakapag-shower na ako at kaya nandito na ako sa kwarto. At ako ay nakapagtulog na rin. So, sana guys, nagustuhan nyo yung aming niluto kanina. Madali lang siyang gawin. Sana magaya nyo rin siya. So, maraming salamat guys sa panonood. See you next time. Bye-bye! Never did I give